Dahang loob, mga sala ko iyong tinisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kawangan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong tinisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo iyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid
ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik noob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig na ninyo noong unay, iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot
sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, "Ulol ka," ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kaniya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at pasalamatan ang ating Poong Jesus Nazareno. Habang ako po ay nagre-reflect sa gospel kagabi pa, sinabi ko sa sarili ko na wala na dapat homilia dahil ang buong gospel is a homily in itself na ipinapakita ni Jesus na siya ang hukom. Ipinapakita niyang kailangan lamang natin ay hindi pag-unawa sa kaniyang salita, kung hindi pagtanggap nito at pagsasabuhay ng mga salitang kaniyang binitiwan. Ano po ang buod ng ating ebanghelyo? Forgiveness. Pagpapatawad na dapat hindi doon natatapos kung hindi nagtuturo sa pakikipagkasundo. Forgiveness is not enough. It should lead to reconciliation. Sa ating mundo, nauso ang saksakan sa likod. Uso ang kagatan. Uso ang pagmamagaling. Uso ang sipsipan. Papaano ba mabuhay ng nagpapatawad at nakikipagkasundo? Ito yung litmus test sa ating lahat. Para bang isang challenge na sa gitna ng karanasang ito, papaano ko dadalhin sa buhay ko ang salitang pagpapatawad at pakikipagkasundo? Mahirap, pero kung ikaw ay sumusunod at naniniwala sa Poong Jesus Nazareno, kaya mong gawin ang salita ng Diyos. Yung may mga tao na walang pakialam kapag hindi siya ang naaapektuhan, mahirap yun. At mahirap ding sabihin sa iba na magpatawad ka at kalimutan mo kung hindi ikaw ang nakakaranas nito. Nagpapatawad tayo hindi dahil kailangan nila ng kapatawaran, kung hindi dahil kailangan mo ng kapayapaan. Forgiveness will bring you peace, not only the peace of mind, but the peace of heart.
Napakahirap ng katuruan ni Jesus na Nazareno ngayon. Pero tayo ay inaanyayahang tingnan kung saang parte ng buhay ako dapat magpatawad. Arong karanasan ko sa buhay ngayon ang kailangan ko ng i-let go o patawarin alang-alang sa pag-ibig at awa ng Diyos. Upang sa katapusan ng aking buhay, ako rin ay mapapatawad niya dahil natuto akong magpatawad here and now. Hindi bukas, hindi later, hindi next month. Here and now, magpapatawad ka dahil nakakahiya sa Diyos na tayo ay pinatawad, na tayo ay kanyang iniligtas sa pamamagitan ng pagbubuhat ng krus, and yet you are here. Punong-puno ka pa rin ng galit, punong-puno ka pa rin ng pagkainggit, at hindi mo yun kayang tanggalin sa sarili mo. Lahat tayo inaanyayahan ng Diyos na magpatawad. Ngayong umaga, iwanan nyo na ang lahat ng galit at hindi pagpapatawad upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa buhay. Si Ronnie Smith noong 2013 ay nag-move sa Libya. Isa siyang chemistry teacher. Habang si Ronnie ay nagja-jogging dun sa park, si Abdullah na 17 years old, walang dahilan, binaril si Ronnie at namatay. Napakasimple, parang walang paggalang sa buhay. Kaya ang kanyang asawa, habang ang batang ito ay nakakulong at lilitisin na sa bitay at first time nilang magkikita ng face to face, si Abdullah ay nakatali na ang leeg sa kaniyang pagbitay habang kaharap ang asawa ni Ronnie. Then and there, niyakap ng asawa ni Ronnie si Abdullah at kaniyang pinatawad sa kasalanan. Dahil pagpapakita na ang karanasan natin sa pagpapatawad ay magbibigay ng paglaya at ng kapayapaan. Tayo ang mahihirapang hindi magpatawad. Hindi nga ba't kahit dito sa Pilipinas noong 2021, may isang aktres na kinayang patawarin ang pumatay sa kaniyang nanay? Sinabi niyang napakahirap gawin, pero silang dalawa ay nakakita ng paggaling. Gusto nating gumaling, hindi sa physical na bagay, kung hindi sa ating spiritual disease and spiritual illness na dinadala tayo nito upang maramdaman natin palagi na ang Diyos ang siyang pinag-uugatan at pinagmumulan ng pagpapatawad at awa. Forgive not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao,
Labis sa pagtatalo-talo at pag-aaway, hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagahilom. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan, manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan, at pagkakaisa sa mga tao, manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atinawang iwasan ang paghihiganti, karahasan, at pag-aaway na bunga ng hidwaan, idolehiya, o pananampalataya, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso, manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at ituguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot sa iyong pakikipagtipan, upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay, kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayo ang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ keep me safe for eternity. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan po ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw po ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo. At isubo po sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pag mamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri tibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal.
kahayat bong pag-ibig din nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dahakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lahat ang pagkapot, pag-aalinlang at iamot. Sundin ang landasin ni Jesucristo at ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Mapalad ang gumagalang sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Tatamasahin niya ang kanyang biyaya, pagpalagin siya't liligaya. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para po sa Disasters Relief Fund na pinagtutulong po ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo at maraming salamat po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyo pong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad po ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para po sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante
sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard po at o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanan kahapon. Kami naway laging makasalo sa habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati